Lumipas po ang mahal na araw, pero during mahal na araw, wala talagang pagbabago. Hanggang sa kasalukuyan, napaka-consistent po nitong mga didisit sa paninira po sa ating kasalukuyang gobyerno. Kaliwat-kanan po ang ipinapakalat po nilang mga kasinungalingan para lamang palabasin na hindi po maganda ang ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ilan po sa mga kasinungalingan na nagpapakalat o mga personalidad na nagpapakalat ng kasinungalingan na yan ay katulad po nitong si Crisette Laureta Chu, itong si Joey De Vibre, yan ha. O ito, pag-uusapan po natin yung mga sinasambit nila ngayon tungkol po doon sa DAR issue na meron daw pong mga indigent Pilipino, 44 yata ang bilang, at tinanggalan daw po ng kanilang lupain. Eh dapat, bago po sila magkomento, alamin muna nila yung buong konteksto. O, si Crisette Laureta Chu saka si Jason Sa, nagpakalat po sila ng mga photograph na wala pong katotohanan. Mga fearmongerer at warmongerer po ito. Tinatakot po nila ang ating mga kapwa Pilipino na magkakagyera. Hindi po magkakagyera. Ang Pilipinas hindi po makikipaggyera. Kung magkaroon man ng gyera, China ang mangunguna, pero hindi po ang Pilipinas. Kaya wag po kayong mag-alala na makikipaggyera po ang Pilipinas. At naniniwala ko na hindi po gagawin ng China na gyerahin po ang Pilipinas. Dako tayo sa particular na topic. Si Alan Troy o Sas Rogando Sasot, na akala ko matalino, pero yung kanyang scholarship hindi man lang umabot ng isang taon sa Beijing dahil bumagsak. Ganyan ba ang matalino? Ang yabang-yabang umasta sa harapan ng publiko, akala mo napakaraming alam. Akala mo lahat ng mga sinasabi, siya lamang ang nakakaalam. E doon pa lamang sa kanyang scholarship, wala na kagad, lagpak na. Kaya ngayon, back to basic na naman. Gagawa ng kaparaanan para lamang makasira ng makasira sa kasalukuyang gobyerno nang hindi man lang nag-iisip kung ano yung tama talaga. Sabi niya po sa kanyang Facebook page, nakablock na ako dito eh. Sinend lang po sa atin ito ng ating mga kaibigan. At syempre, nabasa ko rin po sa panulat nito pong si Sir Benji Contreras. BBM admin, canceled the collective CLOA. Certificate of Land Ownership yan na, ang CLOA of Atis in Boracay, which was granted by Duterte admin. Yung kanyang pagsasabi dito, tama naman, pero kulang po ito sa konteksto. Kinanceled po talaga ng kasalukuyang gobyerno ang CLOA ng Atis diyan po sa Boracay. Pero may kadahilanan kung bakit po ito kinansel. At hindi po ito nagsimula sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte, eh meron ang nagre-reklamo sa CLOA na yan. Puntahan muna natin yung panulat nitong si Sir Benji Contreras na naglalive po kada alas 7 po ng gabi sa kanyang Facebook page. Sabi po dito ni Sir Benji, naturingan pang may master's degree. Ako, wala akong master's degree. Di kasi ako naniniwala doon. Pero my fault dahil after all, titingnan kasi yung credentials mo. Kaya kasalanan ko yun kung bakit ako hindi nagpurso ng studies. Itong si Alan Troy, pero hindi muna mag-research para malaman ang katotohanan tungkol sa 44 displaced ati sa Boracay. Record show. Ito, laman na po ito ng balita, pero bigyan natin ng pagkakataon na basahin ang kabuuan ng panulat ni Sir Benji. That the land measuring 1,282 square meter with 44 ati beneficiaries, if the award will proceed, they will just have a 30 square meter of land to till o pagtaniman. The landowner filed a protest against the coverage of her property for the reason that it was not suitable to agriculture. She presented the certification issued by the Bureau of Soils under the Department of Agriculture confirming that the land is not suitable to agriculture. So how can the 44 atis continue farming when the land awarded to them, aside from being a very small in size, is also not suitable to agriculture? In short, mga tol, papogi lamang ang nangyari dito. The intention of CLOA
kapag ka nabigyan ang mga kababayan po nating Pilipino nito ay para gamitin po sa pagtatanim. Paano ka naman makakapagtanim kung ganyang kaliit na lote ang pagtataniman mo? Igit sa lahat, hindi naman pala naaakma ang lupain na yan para pagtaniman. Yun po ang pinakapunto dito. Kaya sabi nga, the law is harsh, but it is the law. Duralex sed lex. Kailangan ipatupad ng batas. At pinatupad lamang ng kasalukuyang gobyerno ang batas. Pero hindi naman ibig sabihin nun pababayaan ng kasalukuyang gobyerno ang mga natanggalan ng lupain na ito. Pinalalabas kasi dito nitong si Sas Rogando Sasot na parang ganun na kagad ang nangyari. Na basta na lamang tinanggalan sila at wala pong anumang resolusyon na ibinigay po sa kanila ang kasalukuyang gobyerno. Yon ang nagiging impresyon. Bagamat hindi sinasabi dito nitong si Sas Rogando Sasot. Pero dahil nga po lacking in context ang post na ito, lalabas na naman sa kanyang mga manonood at kanyang mga mambabasa na walang kwenta si Pangulong Bongbong Marcos, which is not true. Dahil ang katotohanan, ito po, basahin po natin sa balita. Ayon po dito sa press release ng Department of Agrarian Reform, kung saan namumuno po ang ating butihing sekretary na si Conrado Estrella III, ang headline, Estrella orders grant of land to till to 44 atis displaced in Boracay land dispute. Oh, kung itong si Sas Rogando Sasot nagbabasa ng balita, hindi niya na kagad sasabihin na ang kasalukuyang bagong Pilipinas inalis yung CLOA doon sa mga benepisyaryo under the Duterte administration. Kasi makakasama pa ito sa Duterte administration eh. Bakit natin sinasabing makakasama? Biruin mo, nag-award ka pa ng lupa. Tapos hindi naman pala magiging kapaki-pakinabang para taniman ng mga indigent nating mga kababayan? Ano yon? Papogi na lamang? Hindi kasi ganon. Dapat, kapag tayo po'y mamimigay ng tulong, hindi po para sa isang araw lamang. May kasabihan, turuan mong mangisda ang isang tao para hindi na po siya aasa sa iyo ng araw-araw ng isda. Di ba? Panghabang buhay niya nang mapapakinabangan yung kanyang kaalaman at makakapangisda siya, makakapamuhay na siya. Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III has directed the allocation of government-owned land goal to 44 ati individuals from Boracay who were displaced when a collective certificate of land ownership award issued by the previous administration was cancelled. Ito na yung resolve. Nakansela yung kanilang CLOA, pero good news, meron na po silang bagong sasakahang lupa. At ang pinakamaganda pa rito, hindi po ito 32 square meter lamang. O, bakit natin sinasabing 32 square meter lamang? Kasi ang dami po nila na naghati-hati doon po sa isang maliit na lupain. According po dito sa balita, Undersecretary for Legal Affairs Napoleon U. Galit stated that Estrella issued the directive immediately po ito ha, after the owners of the 1,282 square meter land, which the Atis, all members of the Boracay Ati Tribal Association, had been occupying, reclaimed the property on March 26. May magagawa ba ang kasalukuyang gobyerno dito? E batas ang nagsasabi na muling nabawi nung nagmamay-ari yung property na yon. Kasi pinatunayan nung nagmamay-ari ng lupa na hindi po iyon suitable sa pagsasaka o sa pagtatanim. Sa madaling paliwanag, naibalik yung ownership doon sa may-ari kaya nawalan ngayon ng lupain na ibinigay ng Duterte administration. Tapos na ba ang laban doon? Hindi pa, dahil may tunay na malasakit ang kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo at malasakit din ng magaling nating sekretary mula po sa DAR na si Conrado Estrella III. Ito na ngayon ang magandang balita pa sa kanila. May bago po silang sasakahin. Galit mentioned that Estrella expressed
serious concern over the displacement of the ATI individuals who were among the indigenous people granted CLOAS during the term of former President Rodrigo Duterte. Ang pinalalabas kasi nitong si Sas Rogando Sasot at saka nitong isang Joey De Vibre, eh masama ang Marcos administration. Biruin mo itong bar planker na ito, bagsak daw palagi ito sa bar eh. Masyadong personal yung sinabi ko pero wala namang kwenta kasi magsalita ito. Tingnan mo, tatawaging urur ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya laitin ko na, pasensya na sa mga kaibigan ko na hindi nakakapasa sa bar exam. Pero ako, kahit hindi ako nakapag-aral ng abugasya, wala po ako may isang examination na ibinagsak. At naniniwala ako, kaya bangan na itong sasabihin ko, na kung ako'y mag-aaral ng abugasya, isang beses lang ako magte-take ng bar, papasa ako. At hindi katulad nitong si Joey De Vibre. Sabi niya rito, ipaglalaban yung bato at buhangin sa WPS, pero yung welfare ng mga ati sa Boracay di maprotektahan talaga. In the first place, walang ganitong issue kung ginawa ng Duterte administrations ang tama. Bakit sila mag-a-award ng mga lupain sa ati na ganun lamang pala, kaliit, tapos hindi naman pala suitable sa pagtatanim? Sino ngayon ang mali? Eh yung may-ari ng lupa, may pinaguhugutang tama, batas po ito. At pinapatupad lamang ng kasalukuyang gobyerno ang batas na yan. Tapos isisisi nyo pa sa kasalukuyang gobyerno. O, mayabang talaga ako. Kaya ako nag-number one sa board exam. Mayabang talaga ako. Asarin ko lang mga didishit mga tol. Pero kilala nyo naman ako kung sino talaga ako. Yung mga nakikinig sa akin dyan ng mga didishit, mapipikon kayo sa kayabangan ko. Matalino si Top 1. Mayabang ako ha. Oh, sa mga nakakapanood talaga sa akin every now and then, inaasar ko lang itong mga didishit mga tol. Sabi pa dito, DAR will extend assistance and support. Oh, i-correct ko yung binasa ko kasi napakahalaga nung qualifier eh. DAR will extend all assistance and support services to all our agrarian reform beneficiaries. But we must uphold the law. Yun po yun eh. Ang hilig kasi sa shortcut ng Duterte administration para lamang makapagpapogi to certain group of individuals, shortcut dito, shortcut doon, kaya meron tuloy problema. O, Galit disclosed that the 44 Bato members preferred the subdivision of the 1,282 square meter property among themselves. Thus, giving them only about 30 square meters each to own. Aba, makakapagtanim ka ba doon? Sa halos dalawang kwarto lamang ang laki? Nakikita ninyo mga tol? Mali yung naging kaparaanan. Kung magbibigay ka ng pananiman sa ating mga magsasaka, siguro naman dapat at least 100 square meter o kaya isang ektarya. Para kahit paano, maging productive naman yung kanilang pagtatanim. O, tuloy ko pa, binabasa ko. However, Estrella wants the affected atis to get back to farming by giving them their own agricultural land to cultivate according to Galit. You see? Nakikita nyo ngayon mga tol? Dahil sa kapalpakan ng Duterte administration, kinurek ito ng kasalukuyang gobyerno tapos palalabasin nyo pa na masama ang kasalukuyang gobyerno. Records of the case indicated that Digna, ito na po yung nagmamayari, Elizabeth Ventura, whose property covered the 1,282 square meter of land occupied by the Bato members, filed a protest. Kailan po ito? Panahon ni Rodrigo Duterte, April 10, 2019, against the inclusion of her property in the CLOA granted to the Bato members in 2018. Kung walang sablay na ginawa ang Duterte administrations, walang ganitong issue in the first place. Kaya ngayon, nakakita ng pagkakataon, yung may-ari, mali yung kaparaanan. At sabi nga natin, sabi ng ating konstitusyon, sa ating Bill of Rights, Section 1, Article 3, 1987 Constitution, no person
shall be deprived of property without due process of law. Ha? Walang sino mang tao ang pwedeng tanggalan ng kanyang ari-arian nang hindi pinagkakaloob sa kanya ang karapatan madinig ang kanyang panig. At ganon ang ginawa po nitong may-ari. Kasi sa tingin niya, walang due process. Kaya duminig siya sa korte, o kung hindi man sa korte, sa ahensya ng ating gobyerno para ipaliwanag na hindi tama yung naging desisyon para ipagkaloob ang 1,282 square meter na ito sa mga ati, sapagkat unang-una, hindi ito dapat pananiman. Hindi ito suitable para sa pagtatanim. At higit sa lahat, napakaliit po ng 30 square meter para ibigay nyo sa ating mga magsasaka. Parang pabahay na lamang yun. Hindi po yun panakahan. Okay? Tuloy ko po yung binabasa ko. Against the inclusion of her property in the CLOA granted to the Bato members in 2018. In 2020, the DAR Regional Office 6 archived the case after ordering Ventura to show a soil analysis regarding the suitability of the questioned land for agricultural purposes. Ito na, pinuprove na nung may-ari na hindi talaga yan nararapat pananiman. At ngayong 2023 o last year, Ventura presented a certification issued by the Agricultural Land Management and Evaluation Division of the Bureau of Soils under the Department of Agriculture, confirming that the subject land is not suitable for agriculture. Diba? Sablay ang Duterte administration. Biruin mo, ipamimigay mo yung lupa sa ating mga kababayan na indigent para panakahan nila, samantala hindi naman pala pwede ito bilang pananiman. Oh, tuloy ko. Acting on the DA findings, Daro 6 Regional Director Sheila B. Enciso upheld the protest filed by Ventura on March 15, 2023. Kasalanan ba ito ni Marcos? Ng ating mahal na Pangulo? Hindi. Anak ng teting kayo, tapos sisisihin nyo si Marcos kung tawagin nyo lamang? Saan ang kasalanan dito ni Marcos? Wala kayong respeto eh. Kaya paano namin re-respetuhin si Duterte nyo? Kung gusto nyong respetuhin namin si Duterte, irespeto niya rin si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy ako sa binabasa ko. Enciso also directed the property claimant to file an application for CLOA cancellation before the Office of the Secretary. Galit said that the Office of the Secretary in a March 5, 2024 order issued a final order of CLOA cancellation as it noted that 44 claimants failed to show proof that would invalidate the DA certification that the questioned land is not suitable for agriculture. That is the essence of democracy, due process. Binigyan sila ng pagkakataong idepensa ang kanilang mga panig, pero talo ang mga nabigyan ng CLOA kasi napatunayan ng nagmamay-ari ng lupa na hindi ito suitable sa pananaka. Pero ngayon, kahit talo ang mga ati na ito dahil mahal ng ating kasalukuyang gobyerno ang lahat ng mga Pilipino, hindi po sila pababayaan ng gobyerno. Meron po ngayong direktiba na sila po'y aawardan ng lupang pananakahan po nila at mas favorable po sa kanila ito dahil hindi lamang po ito 30 square meter. Sigurado tayo, katulad po ng mga naipagkaloob na certificate of land title ng ating kasalukuyang gobyerno sa ating mga magsasaka, malaki po ito kumpara dito sa 30 square meter na ibinigay po sa kanila ng Duterte administration. Nakikita nyo ngayon? Sino ngayon tuloy ang lumalabas na sablay? Kung hindi nyo inuungkat ang mga ganitong issue, hindi ko ito tatalakayin. E sinimulan ninyo, anong magagawa namin? Supporter defender nga ang pagpapakilala ko sa harapan ng publiko eh. Oh. Kung walang isyu kayong binabato na sablay kay Pangulong Bongbong Marcos, ibabay, ilelet go ko lang yan.
walang problema. Like for example, yung konstruktibong kritisismo nila sa Maharlika Investment Fund, eh valid criticism yon. Kaya para sa akin, sige, okay lang yan. Hayaan ko nang i-address yan ng kasalukuyang gobyerno. Pero yung mga ganitong issue ninyo ng kasinungalingan, aba, hindi pa pwedeng hindi namin sagutin ito. Dahil unang-una, hindi ito sasagutin ng Presidential Communications Office. Hindi trabaho ito ng PCO. At kami na lamang ang magkukusa dito bilang pagmamahal sa ating Pangulo na sinisiraan ninyo para ipaliwanag sa harapan ng publiko kung gaano kayo gumagamit ng mga sitwasyon para po palabasin na masama ang kasalukuyang Pangulo. And lastly, sabi po dito, the petitioners representing Bato were unable to present any controverting evidence that would have prompted us to overrule the Daro's ruling. They lack evidence to support their claim of occupancy of the area covered by the CLOA. Nakikita ninyo, yung mga mismong kababayan natin na ito, natalo sila sa kaso nila eh. Tapos isisisi ninyo sa kasalukuyang gobyerno. Huwag tayo masyadong magpapogi sa harapan ng publiko kung ano ang batas. Batas po ito at dapat ipatupad ito. That is the essence of the so-called Duralex Sedlex. The law is harsh, but it is the law. Ganun po yun. O, tuloy, ano ngayon ang nangyari? Nakita na naman ng ating publiko kung gaano kasablay na naman ang isang bahagi ng panunungkulan ng Duterte administration. Kasalanan nyo yan. Kasi kung itong si Sasro Gando Sasot at saka si Joey De Vibre, eh nagsasabi lamang ng maayos sa kanilang mga respective social media accounts, hindi madadamay ang mga Duterte dito. Siguro naman, nauunawaan ninyo kung ano po yung mga sinambit natin. Ang malinaw po dito, mga tol, hindi nagpapabaya ang kasalukuyang gobyerno ang mga pagkakamali o pagkukulang ng nakaraang administrasyon, pilit kahit paano inuunawa at ginagawan po ng resolusyon ng kasalukuyang gobyerno. Hindi ugali ni Pangulong Bongbong Marcos ang manisi sa nakaraan. Hindi yan katulad ni Rodrigo Duterte at ng iba pang mga naging pangulo na matapos maging pangulo, puro paninisi sa mga kalaban sa politika ang ginagawa kahit alam naman nila na sila talaga ngayon partikular ang may kasalanan. Katulad ng sinasabi nitong si Harry Roque, pilit niyang ibinabalik ang pagkakamali sa Aquino at kay Antonio Trillanes. Pero ang katotohanan, merong secret deal itong si Rodrigo Duterte at ang China. Sabi niya, hindi daw po ito secret deal. Alam mo, Harry Roque, hindi kinakailangan mawala ng teritoryo ng Pilipinas para masabing secret deal ito. Sapat na na merong pag-amin ang China at pag-amin mo bilang gentleman's agreement na isinagawa ni Duterte at ng China without the public knowledge during his term. Secret yun. Ngayon lang nahayag. Ika nga, lahat ng katotohanan, mahahayag, lahat ng lihim, malalaman sa hinaharap. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.